request everyone to be silent down and may I request everyone to rise as we welcome the presence of the Lord through this sermon. Chose a man to be called his servant. He gave him a mandate, a purpose, and a task to fulfill. That is to bring all the people, this nation, and the nations of the world to their high calling and perfect destiny in Jesus Christ. Since then, countless lives have been saved, healed, and changed. Since then, countless ministries have been touched and revived. And until now, the ministry and the work continues to make an impact in the lives of men. Today, let us prepare our hearts to receive blessings, healings, miracles, and salvation through His servant, the man of God, the man of the hour, Apostle Ricardo D. Carini. Thank you.
kayo naman natatalo. Kami tumulong kanina eh. At kayo naman natatalo. At big clap for Jesus! Huwag ka na naalis dyan. Magmamagod ko ito, ha? Huwag kang maingay. At hindi nilawan ng buong puso. Praise God. Napanood natin kanina yung ating mga grandmothers ng AOJM Pictures at kasabay po nun yung ating mga children ministry at kasabay po ating Kingdom of Jesus Learning Center students sa Marikina. Kasabi po nun sila Pastor Marty, Pastor Michael, at Sister Marita, at ang iba. At ating tatin ang mga magandang dissertation ng ating mga pastora. Si Pastor Roma, Pastor Christine D. Christine. Kaya panakpakan natin ang Lord sa kanilang mga buha. Amen. Sabihin mo sa atabi mo, takilang magayang tatgamin mo sa oras na ito. You are here that by an accident, but you are here by a divine purpose. Kaya nang natatawag ko pala ang palibig, no? Kasi mas malaki ang palibig sa akin. Mabata lang kaya rito, mas malalit lang. Yung mga malalaki niya, pagulong kayo ng pagkamasin ko yung tao. Hindi na kasi lalo ko sa kanya. Nakalagay ko katalagay sa akin sa kanya. Pagpapag pala talaga. At hindi na napakapalag ng kakahuli sa kanya. Amen. So ang ating team, praise God, na ito, alam mo, siguro ay ito natin kaya ilagay ng content ko sa Michael para makita nila yung team. Is serving and loving Jesus and more. Masano nga po? Yeah, that is our team for this wonderful deal anniversary of the Kingdom of Jesus Fellowship International. A kingdom that cannot be shaken. The greatest thing in all my life is serving and loving Jesus more and more. Sa Tagalog, ang pinakagapilang bagay sa buhay ko ay paglipuran at makinig sa Jesus na patuloy at patuloy. Pag sinabi natin the greatest, meron ba bang tataas pa ron? Sa the greatest po, meron ba ba o wala na? Wala na. The greatest thing in all my life. Pag sinabi natin ang pinakadakilang bagay sa aming buhay, pinakadakilang, no? Ibig sabihin, it is a declaration. Pag sabi, number one, a declaration. Isang pagpapahayag. Ano po? Isang pagpapahayag. Isang pagpapahayag hindi lamang po sa ilang tao, hindi. Isang pagpapahayag sa buong mundo na ang pinakamahalaga sa ating buhay, maging sa ating pamilya, ay mahalin at paglingkuran ang Diyos. Hindi ka pwedeng magsabi na minamahal mo ang Lord na hindi mo siya pinaglilingkuran. If you love God, you must serve Him. Serving without love is nothing. But if you truly love God, you must serve Him. So number one, nasa na yung number one natin? A declaration. Number one, a declaration. The greatest thing in all my life, it means it is a declaration. Masahin ba ako ninyo a declaration? Isang pagpapahayag. In the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4, up to verse 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Isa lang ang Diyos. And God has three divine distinct personalities. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father is Jehovah. The Son is the Lord Jesus Christ.
And the third person of the living God is the Holy Spirit. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hear, O Philippines, the Lord our God, the Lord is one. Palitan nyo kayo yung pangalan ni Israel. Tinigay nyo yung pangalan ninyo. Pero ang pangalan ng Israel na, palitan si Israel na. Sige nga po, palitan ninyo yung Israel ng pangalan ninyo, nakasan ninyo. Hero, halimbawa, Hero of Ricardo, that is my name. So, palitan nyo nga po, nakasan ninyo. Yeah. The Lord our God, the Lord is one. Ipinapakita ng versikulo ito na iisa lamang ang ating Diyos. Amen. At ang sabi ng Biblia, love the Lord your God with all your heart. And with all your soul and with all your strength. No? You have to love God, no? With all your heart, with all your soul, and with all your strength. Not 99.99%, but all. Gabus, tanan. Mahalin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. These commandments I give you today are to be on your hearts. Pakisabi sa puso. Hindi sa puso. Hindi po sa isip lamang, sa puso. Dapat mahalin natin ang Diyos ng galing sa ating puso. Impress them on your children. Pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, hindi mo lang dapat minamahal ang Diyos. Dapat pati mga anak mo ay minamahal ang Diyos. Tayong mga magulang tayo ang unang dapat magmahal sa Diyos. Amen. At tayo ang dapat unang magturo at maging magandang halimbawa sa ating mga anak. We, parents, must be a good example. An example to follow that we love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and mind. Kaya, sino rito yung mga may asawa na? Asawa pa. Sino yung mga mag-aasawa pala? Walang planong mag-asawa. Hindi makapag-asawa. Walang makusuan. Walang nanliligaw. Brother, it is a great responsibility for the parents to love the Lord our God. And secondly, to teach that to our children. Sabi ko nga, wala naman akong higit na may papapaan sa aking anak, kundi yung mahalin nila sa Lord. Amen. Hindi naman akong galing sa wealthy family. Amen. Dahil nanggaling ako sa very wealthy. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Itatawag mo dito. Sa loob ng tahanan ninyo, dapat pinag-uusapan nyo at pinapakita nyo sa inyong mga anak na mahal nyo ang Diyos. Amen. Itatawag mo dito. Dapat pala yung mga anak mo, hindi mo tinuturoan na negarilyo. Hindi mo dapat tinuturoan ng tangana. Hindi mo dapat tinuturoan ng dota. Hindi mo dapat iputuruan, magbaraha, o magsugal, o turuan mo ng mga masasama. Amen. You should teach your children to love our God. Amen. Palampakan natin sa mga. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road. Kahit pala naglalakad na kayo along the road, sinasabi mo sa kanya, tinuturo mo sa kanya kung paano mahalin ang Diyos. Itapang ako pa rito. Sinulit yung mga magulang taas sa kapay. Meron po tayong responsibilidad na turuan ang ating mga anak na mahalin ang Diyos. Meron tayong responsibilidad na ipakita sa ating mga anak na mahal natin ang Diyos. Sa loob ng tahanan na habang nakaupo, sinasabi natin sa kanilang dapat natin mahalin ang Diyos. And as we walk along the road, we must also teach them that we should love the Lord our God. And when you lie down, kahit sa higaan na ninyo, amen,
while you are with them. When you lie down, dapat tinuturo mo pa rin sa iyong mga anak ang mahalin ng Panginoon. Tama ba dito? Dapat naman mo pa rin yung ako? So meron tayong responsibility with parents and the parents-to-be. We have responsibility to become an example to our children and to teach our children first and foremost to love the Lord our God with all of our heart, soul, mind, and mind. And when you get up, pag-isip niyo sa umaga, dapat marinig pa rin ang inyong mga anak na minamahal niyo sa Lord. Amen? Tao pa mo ba dito? Sino po yung nakakatawa nito? Taas ang kamay. Sino po yung magsasarabuhin nito? Na hindi na tuturuan ang kanyang mga anak na magbaraha, manigamilyo, uminom ng ala, manood ng bomb. Hindi na ipapakita sa kanyang mga anak na siya'y naninigamilyo, uminom ng ala, nanonood ng bomb. FHM. Nakikinig po mo tayo. For Hell Magazine. Amen. Tie them as symbol on your hands and bind them on your foreheads. Alam niyo, nung unang panahon, meron ka na sila ano eh, panali sa kamay at panali sa ulo. At yun ilalagay yung mga verses na minamahal nila si Lord. Sa panahon natin ngayon, dapat litaw na litaw, kita-kita ng ating mga anak na mahal natin sa Lord. Amen. Our kids, no? Should clearly see that we parents do really love the Lord our God. Dapat talaga nakikita nila sa atin yan. Masasabi nila, ah, ang dati ko. Ah, ang mami ko, talaga mahal niya si Lord. Hello, tao pa ho ko rito. Sign them as symbol on symbols on your hands and bind them on your foreheads. Bakit sa kamay? Kasi kamay ang pinakakamay mo, di ba? You are shaking hands with people by using your hands, of course. At by your feet. Pero pag putol yung kamay mo, paa ay makakamay mo. Tama. Di ba may mga putol lang kamay, nagbibigit na sila paa. Tama. Yung ibang mga putol lang kamay, putol lang paa, bibig nila, pinapakpit ka nila. Tama. Ang gagali. Write them on the doorways of your houses and on your gates. You? Dapat pala naka-display sa labas ng ating mga tahanan. Amen. Yung pagmamahal natin kay Lord. Our neighbors must know that we and our family truly love the Lord our God. Amen? May tao ka mo ba rito? Alam ba ng mga classmate mo, Christian ka? Alam ba ng mga friends mo na Christian ka? Alam ba ng mga neighbors mo na Christian ka? Do your neighbors, your classmates, your friends know that you are a Christian? Nakikita ba nila sa iyo na ikaw ay Kristiyano? Amin mo ba? May tao ba mo dito? Kailangan mo sumasagot. Our classmates, our friends, our neighbors, our relatives must clearly say that we are Christians. Amen? Christians by words and by deeds. Nakikita nila sa ating mga galaw at ating mga kilos. The way we talk, the way we act, the way we move, the way we decide. Nakikita nila. They see that we are truly Christians. Amen. Yung mga pinapos pa natin sa Instagram, sa FB, sa YouTube,
natin, yung mga account natin, yung mga personal account natin sa Instagram, sa F, sa Twitter, nakikita ba ng mga friends natin that we are Christians? Hello? Pinapaalam ko lang sa inyo ang ating YouTube account, KOJF, ang YouTube account natin. Ang Twitter account, at cannot be shaken. Ang Facebook, Kingdom of Jesus. YouTube, KOJF, Facebook, Kingdom of Jesus, at sa Twitter, at cannot be shaken. Panoorin po ninyo ang ating mga videos sa YouTube, itype ang KOJF, sa Facebook, i-friend nyo ang Kingdom of Jesus, at i-follow nyo ang Twitter account, at cannot be shaken. Meron tayong programa sa radio, meron din tayong programa sa television. Amen po pa. Sa pakinggan at panoorin po natin yung ating mga programa. Amen. At yung panalangin natin, dagdagan pa po natin. Amen po ba? Tao mahuma rito. Kaya tayo maraming offering kasi marami tayong pinagagastosan. Pag hindi natin lilikupin ngayon yan, kailan pa natin lilikupin? Amen po ba? At lilikupin pa natin yung mga nangako. At kahit hindi nangako, pag gusto magbigay, magbigay. Amen. Tao ka po rito, yung ayaw magbigay, magbigay. Pag talaga ayaw magbigay, magbigay. May tao ka po rito. Alam ninyo kung bakit maraming tao ang hihirap? Kasi kurikot. Kasi sabi kurikot. Why many people are living in poverty? And sad to say, many people are living in extreme poverty. Why? Because of marahong sila. Because their hands are closed. In the book of Proverbs 11:24 says, Proverbs 11:24 says, yung mga magbigay ay yung mayaman. Those who repress others will also be repressed. A generous person will be blessed by God. Ito ang mahuman ito. Kaya pag ang offering ay kinaiinisan mo at nagagalit ka ng maraming offering, isa na ang katangian mo. Orimot ka. Ito. Magbuhay magalaan sa amin. Pag naiinis ka sa offering, at nagreklamo ka sa maraming offering, ang ibig sabihin niya, kurimot ka. Kurimot ka. Kasi ang sabi ni John the Baptist, kung meron ang dalawang balabang, yung isa ibigay mo, eh dalawa lang yung balabang mo, ibigay mo pa yung isa. Hindi siya nabi, kung meron ang sampung balabang, ibigay mo yung isa, bisyap ka pa. Hindi, kung dalawang balaban mo, ipamigil mo isa. If you have one tunic, if you have one coat, give one to other. Sinasabi ni John the Baptist. True repentance. No? Has fruit. May bunga ang tunay na pagsisisi. May tao ang bunga rito. Amin po ba? Pag natutuwa ka sa maraming offering at ang laki mong pag-offering, anong tawag sa'yo? Wow, a generous person. Amen? Amen? And the Bible says, you will be blessed. Because as you give, you will receive. Rest up, shake it together. There will be no room enough to contain it. Yung blessings na tinatanggap sa Diyos, aabot po yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon ng Diyos. Hallelujah! Kaya pag-aabot po rin tayo, kung yung sangasan niya, pag dumadaan sa harapan mo, kung magis marami, pag tumubulong-bulong, eh, ito pa. Pag ko sa'yo, dukot na dukot, pakisabi, dukot na dukot, sa sariling pulsa, sa sariling pitaka. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. The greatest thing in all my life is loving and serving Jesus more and more. It is a declaration. The world must know that we
loves Jesus. Literally, it must be our greatest desire. Must be our greatest desire. Matthew 22 yan. Matthew 22. Alisin mo ako. Matthew 22. Matthew 22. Matthew 22, 37 to 38. The Bible says, minsan tinanong si Jesus, what is the greatest commandment? Somebody asked Jesus, what is the greatest commandment? And Jesus said, the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and heart. Nakikinig ko kung matalino. So, loving Jesus must be our greatest desire. Yan dapat ang pinakalayunin ng ating